Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating, at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin. Isang maligaya at puno ng pag-asang pakikinig. Kami po ang inyong mga lingkod, kaibigan, dito sa Tinig ng Pag-asa, Pastor Ner Caranza. At Melo Anadem Ong. Nag-aanyaya na kayo po ay makasama namin sa natatanging programa ng Tinig ng Pag-asa. Samahan niyo po kami sa loob ng kalahating oras sa pagtalakay sa ating kalusugan, pagpapanatiling matatag ng ating sambahayan, at higit sa lahat, sa pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Sangdako man po kayo naroroon, ngayon ang dalangin po namin ay ang inyong kaligtasan at kapayapaan sa kamay ng Poong May Kapal. Nais po naming makipag-ugnayan kayo sa amin at mapadalhan kayo ng mga aralin sa Biblia, mga aklat, ano po. Tumawag or i-text po ang inyong kompletong pangalan sa 0917-5643-777 at sa 0919-0001-777. Makikita niyo po yan sa ating screen. Ano po ang ating toll-free number para po sa ating mga kaibigan na nakikinig sa ibang bansa o sa labas po ng Metro Manila? Maaari po kayong tumawag sa 1-800-132-20196. Pwede rin po kayo magpadala ng mga mensahe sa aming Facebook page. I-like nyo po ang facebook.com/awrluzonphilippines at pwede rin po kayong mag-send ng email sa connect@adventist.ph. Ang ating tatalakayin ngayon sa Gabay sa Kalusugan ay ipinagpapatuloy pa rin natin ang pag-bye-bye sa salitang New Start at yan po ay dadalhin pa rin sa atin ni Melo. At sa atin pong pag-aaral ng sipi ng pag-asa mula sa salita ng ating Panginoong Diyos, ay pasisimula natin ang isang panibagong paksa, ang dragon at ang babae sa Apokalipsis 12. At ngayon ay dadako tayo sa ating gabay sa kalusugan. Sa nakaraang mga ilang araw po, pinag-aralan natin ang tungkol sa nutrisyon at pagkatapos ay ang tungkol sa letter E, ehersisyo. Ano po, pinagpapatuloy natin yung New Start. Ngayon po ay parang ito ay brief na or summary lang ng tungkol sa ehersisyo. Maaari po kayong magtanong, ano ba ang pinakamabuting ehersisyo? Ang sabi po sa mga aklat at sa mga resources ay ano po, mabilis na paglalakad. Sapagkat ang mabilis na paglalakad, gumagalaw po or involved ang lahat ng muscle group ng ating buong katawan. Ang problema, Ate Melo, ngayon ay naka-quarantine pa rin tayo. Pwede naman siguro yung mag-akyat panaog sa hagdan. Opo, ano po, pwede yun, ano? Kung kayo po ay may mga hagdan o kung magpaikot-ikot po ano, sa inyong bilisan mga tahanan, sa... dapat po mabilis. Opo, ayan. Kung nais nyo pong bumaba ang timba, ang inyong blood sugar, ang inyong blood pressure, ugaliin pong maglakad ng at least 3 milya sa maghapon. Ilang bang kilometers yun, kuya? 3 milya, siguro mga lima. Oh, 5 kilometro, ano po. Subalit, yung iba hong ehersisyo, ano po, kagaya ng mga bicycle riding, although mahirap yan sa panahon ngayon, weightlifting, kung may stationary bike naman. Oh, pwede yun, oo, diba? Pastor Nair. Swimming, kung kayo po ay, ayan, mahilig mag-swimming. Exercise machines, ayan po. Yung mga nag-weightlift nga, at yung mga sinusundan nyo po na mga DVD or mga application, lahat po yan ay merong kanya-kanyang benepisyo. Ang mahalaga po at ang tandaan ninyo ay kumilos, gumalaw, mag-ehersisyo. Simulan natin itong gawin. Ano po, wala itong kwenta kung ito'y napakinggan lang natin. So, ang mahalaga, gawin natin ito, simulan na natin ngayon. Maaring isa itong ehersisyo. Itong ehersisyo, maaring isa ito sa pinakamahirap makagawian eh. Di ba, Pastor Nair? Mahirap makasanayan. Pero atin pong nalaman na ang mga far-reaching benefits ng at exercise. At saka pag nasimulan ay talagang mag-i-enjoy ka naman kasi makikita mo talagang ang gaan ng iyong pakiramdam ng iyong katawan. So muli ko po kayong hinihimok. Ano, tayo rin, Pastor Nair, nasimulan ang pag-ehersisyo. Tandaan niyo po, bagaman mahalaga na magkaroon kahit 30 minuto ng ehersisyo kada araw, kagaya po nung nabanggit ko, ugaliin pong gumalaw-galaw sa maghapon, lalo na po yung may mga sedentary job. Kung kayo po ay nasa mga opisina, nasa inyong mga tahanan na nakaupo lang, nakatingin
hangin sa inyong mga TV o sa cellphone. Ugaliin po nating magalaw, gumalaw-galaw, ano po, mag-unat-unat. Ayan. Sapagkat kung hindi po tayo gagalaw, yung mga sedentary lifestyle ang tawag nila diyan, nakakadagdag po 'yan sa panganib sa ating kalusugan. Pero kung tayo po ay gagalaw-galaw, makakadagdag po 'yan sa ating buhay. Ano po, makapagpapahaba ng ating buhay. Isa pa pong tip, mag-ehersisyo kasama ang buong sambahayan. Ano po, kayo sa loob ng pamilya. Bakit? Magandang family bonding ito. Ano po, bukod sa nakakatulong to sa relational health, sa physical health ng family, ganun din po sa relational health ng pamilya. Ilan lang ho yan sa mga paalaala sa atin, ano po, ngayong araw. Pasimulan na natin na mag-ehersisyo, mga kaibigan. Sama-sama nating palaguin ang ating, para magkaroon tayo ng mayabong na pangangatawan. At yan po ang para sa bahagi ng ating health bits ngayong araw na ito. Maraming salamat, Melo. Yan po ay umuusad tayo ngayon ay ehersisyo na. Ano, nag-umpisa tayo sa nutrisyon. Ang binabaybay natin ay ang salitang New Start. At sa mga susunod ay ipagpapatuloy pa rin natin ang ibang bahagi ng pag-aaral na ito sa pangkabuuang kalusugan na dapat ay matamo natin sa pamamagitan ng walong prinsipyo na amin pong dinadala sa inyo, dinadala ni Melo. At magpapatuloy po tayo. Ngayon ay nais namin kayong handogan ng isang makalangit na awitin. Ihahandog po sa atin ni Annalisa Ente. Oh,
maraming salamat, Annalisa Ente. Napakaganda po ng mensahe ng awitin. Ito ay isang patotoo. Ano po, na noon ang kanyang buhay ay magulo, madilim, pero nung makilala niya ang Panginoon, ang sabi, ikaw lang, Panginoon, ang aking kailangan. Ngayon, bawat sandali ng aking buhay ay pinawi mo ang mga luha, nawawalan siya ng pag-asa. Ano po ang sabi dun sa awitin? Pero ngayon ay puno na siya, napawi na ang kanyang lungkot, puno na po siya ng pag-asa. Ito ay isang napakagandang patotoo. Ano po nang magagawa ng Panginoong Hesus sa ating buhay kung atin po siyang tatanggapin. Ngayon po ay magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral at kagaya po ng nabanggit ay panibagong topic na naman po ito. Ang pamagat ay ang dragon at ang babae. Ito po ay masusumpungan sa Apokalipsis 12. Atin pong hilingan si Pastor Nair. Salamat Melo, tayo po ay magpapatuloy mga kaibigan at sana po ay kasama namin kayo na bumubuklat ng mga Biblia upang masubaybayan po ang mga talata na atin pong binabanggit sa ating pag-aaral. Sa Biblia ay may isang lalaking ang pangalan ay Job. Ito ay matatagpuan natin sa Lumang Tipan sa Aklat ng Job. Siya ay ipinakilala ng Biblia na isang lalaking walang kapintasan, matuwid, may takot sa Diyos, at lumalayo sa lahat ng kasamaan. Ang ganda ng pagpapakilala sa kanya, no? At hindi lumilipas ang maghapon na hindi niya tinitiyak na anumang kamali ang maaaring nagawa nila ng kanyang pamilya at ng kanyang mga anak, ay inihihingi niya ito ng kapatawaran sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga paghahandog. At sa umaga, maaga siyang gumigising at unang ginagawa ang pananalangin ng pasasalamat at paghahandog sa Diyos para sa kanyang mga anak at sa mga pagpapalang kanyang tinatanggap at tatanggapin. Si Job, kung pag-uusapan ng kayamanan at pamilya, ay nasa kanya na ang lahat. Wala po siyang maaaring hanapin pa. Dahil talagang siya ay taong may kabanalan, ay hindi inaasahan ang pangyayari na nangyari sa kanya minsan isang araw. Ang kanyang tauhan na nag-aalaga ng kanyang mga hayop ay tumatakbong pabalik sa kanya at ibinalita na ang kanyang mga hayop ay kinuha ng mga tulisan, pinatay ang kanyang mga tauhan at dinala ang kanyang mga ari-arian. At habang ibinabalita iyon ng kanyang tauhan, ay narito naman ang isa pang tauhan niya na humahangos at may dalang masamaring balita na ang kanyang mga anak habang nagkakatipon sa bahay ng kanyang panganay na anak ay biglang mayroong malakas na hangin na dumating at iginiba ang bahay, nadagana ng mga anak at namatay. At hindi lamang isa o dalawa o limang anak, Melo, kundi ang lahat niyang 10 mga anak ay namatay. Saklap. Napakahirap na kalagayan. Hindi lang kay Job nangyayari ang ganitong pangyayari. Ano? Sa mga makabagong panahon ay nangyayari sa mga mabubuting tao ang masasamang mga bagay. Kaya nagtatanong tayo, bakit nangyayari ang masamang bagay sa mabubuting tao? Bakit pinahihintulutan ng Diyos na ang mga ganitong pangyayari ay maranasan ng mga mananampalataya? Bakit nga ba hinahayaan ng Diyos na mangyari ang masasama sa mabubuting tao, sa mga mananampalataya? Ang Biblia ay mayroong sagot. At ito ay matatagpuan natin sa Apokalipsis, Kabanatang 12, Talatang 17. Ito po ang sinasabi, at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi ng kanyang binhi na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at may patotoo ni Jesus. Ayan. Narinig natin, kaibigan, ang dahilan kung bakit ang masasamang bagay ay nangyayari sa mabubuting tao o sa mga mananampalataya. Yun ay sapagkat ang dragon ay naglunsad ng pakikibaka o pakikipaglaban sa nalabi, sa binhi ng babae. Ang salitang nalabi ay nangangahulugang maliit o kaunting natitirang bahagi ng isang bagay. Ang talatang ito ay tumutukoy sa pinakahuling iglesia ng Diyos bago magwakas ang sanlibutan ito. Ang dragon ay nasa pakikipaglaban sa mga nagnanais na sundin ang Diyos. Idiniin ang talata na ang puntirya ng kanyang atake
ay ang mga nagsisitupad ng kautusan ng Diyos at nananatiling tapat sa testimonya o patutuon ni Jesus. Sa madaling salita, ay ang mga kaanib ng nalabing iglesia, ang mga mananampalataya. Ito ay nagdadala sa atin sa serya ng malalalim na mga tanong. Narinig na natin sa ating mga nakaraang pag-aaral na ang Apokalipsis ay isang aklat ng simbolo. Kaya tuklasin natin kung sino ang mga sinisimbolohan ng una, dragon, ng babae, at ng binhi ng babae. At bakit ang dragon ay galit sa babae? Ang mga tanong na ito ay napakalawak at hindi natin kayang talakayin sa isang upuan lamang. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral ay atin pong tutuklasin ang mga sagot sa mga tanong na iyan. Bumalik muna tayo sa pasimula ng Apokalipsis upang simulan ang ating pag-aaral sa Apokalipsis kabanatang 12 talatang 1-5. Melo. At ang isang dakilang tanda ay nakita sa langit, isang babae na nararamta ng araw, at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa, at sa kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. Ang sabi sa kabanatang 2, verse 2, at siya'y nagdadalang tao, at siya'y sumisigaw na nagdaramdam sa panganganak, at sa hirap upang manganak. Verse 3, at ang ibang tanda ay nakita sa langit, at narito ang isang malaking dragong mapula na may 7 ulo at 10 sungay, at sa kanyang mga uloy may 7 diadema. Verse 4, at kinaladkad ng kanyang buntot ang 3/3 ng mga bituin sa langit, at ipinaghagi sa lupa, at lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganganak na upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. Verse 5, at siya'y nanganak ng isang anak na lalaki na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa, at ang kanyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. Ayan. Narinig natin ang 3 mga pangunahing tauhan na sangkot sa propesiyang ito. Ang babaeng nagdadalang tao, ang dragon, at ang lalaki. Sunod ay kikilalanin natin ang bawat isa. Subalit, balikan muna natin ang 4 na susi sa pag-i-interpret ng propesiya na ating natutunan. Una, ang unang susi ay ang anumang interpretasyon sa aklat ng Apokalipsis ay dapat nakasentro kay Hesukristo at patungkol lamang sa Kanya. Siya ang bida ng aklat ng Apokalipsis. Ang pangalawang susi ay ang aklat ng Apokalipsis ay isang symbolic na aklat. Ano? Kailangang malaman natin ang mga simbolo upang malaman natin ang kahulugan ng simbolo ng sinisimbolohan. At ang pangatlong susi ay hayaang ang Biblia ang magbigay kahulugan sa kanyang sarili sa pamamagitan ng paghambing sa kasulatan sa kapwa-kasulatan o talata sa kapwa-talata. Yan ay ginamit na natin sa mga nauna nating pag-aaral at nakita natin na hindi mahirap pag-aralan ang Biblia kung susundin natin ang mga susing ito ng pagbibigay kahulugan o pag-i-interpret. At sa huli, ang pang-apat na susi at ang malimit na nakakaligtaan ay ang kilalanin na ang aklat ng Apokalipsis ay sumipi o nag-quote sa lumang tipan ng mahigit sa 600 beses. Kaya nangangahulugan ito na dapat mayroon tayong kaunting pag-unawa sa lumang tipan, lalong-lalo na sa mga simbolong ginamit doon na ginamit din dito sa Apokalipsis upang maunawaan natin ang sinasabi ng aklat ng Apokalipsis. Ngayon ay handa na tayo upang tukuyin ang kahulugan ng 3 mga simbolo at sinisimbolohan, ang dragon, ang babae at ang anak na lalaki. Simulan natin sa pinakamadali. Sino ba, Pastor Nair, ang dragon? Ayan, Melo. I-apply natin ang 3 susi sa pagpapakahulugan ng propesiya. Hayaang ang Biblia ay i-interpret ang sarili sa pamamagitan ng paghahambing o pagkukumpara sa kasulatan o talata sa kapwa-talata. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang ibig kong sabihin. Madali kong sabihin na ang dragon ay si Satanas. Maaring paniwalaan mo o hindi. Ngunit hindi mahalaga ang sinabi ko.
ang mahalaga para sa iyo ay kung ano ang sinasabi ng Biblia at kung ano ang ibig sabihin nito na gustong ipaalam ng Diyos sa atin, hindi ba? Mas mahalaga sa atin kung ano ang sinasabi ng Biblia kaysa sinasabi ko o ng sino man. Ang mga bagay na maririnig mo mula dito sa tinig ng pag-asa ay hindi namin sariling pagpapakahulugan o interpretasyon sa mga propesya, kundi resulta lamang ng kung paano ipinahayag ng kasulatan ang kanyang sarili. Hayaang ang Biblia ang magsalita at tandaan ang ating kasabihan, kung ito ay nasa Biblia, ito ay para sa akin. Kung wala sa Biblia, hindi para sa akin. Kung magkagayon, makatitiyak tayo na ang kahulugan ay tama. Sino ang sinasabi ng Biblia na dragon? Balikan natin ang tanong ni Melo. Ang kailangan lang nating gawin ay tingnan ang talatang siyam at basahin. Sa Apokalipsis pa rin ito. Ito po ang sinasabi, ang malaking dragon ay inihagis, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas. So, napakalinaw. Napakalinaw. Ano? Tinukoy na mismo ng Biblia kung sino ang dragon. Ang dragon ay ang matandang ahas at siya rin ang tinatawag na Diablo at Satanas. Kaya ang ibig sabihin ng dragon ay si Satanas. Siya ang sinisimbuluhan ng dragon. Ngayon, kung naniniwala ka sa Biblia, kailangan mong paniwalaan ito sapagkat ito ang sinasabi ng Biblia sangayon sa talatang ating binasa. Nakita mo, walang magiging tanong, walang duda, ang dragon ay si Satanas. At ang dahilan kung bakit may mga nangyayaring masama sa mabubuting tao ay sapagkat si Satanas ay nakikipaglaban sa Diyos at gagawin niya ang lahat ng masama sa mga taong nasa panig ng Diyos sapagkat wala na siyang magawa sa Diyos, hindi niya kaya ang Diyos. Siya ay natalo na doon sa langit, itinapo na siya sa lupa. So ang kanyang pagbubuntunan ay ang mga mananampalataya. Mm-hmm. Kaya maraming masamang nangyayari sa mga mananampalataya. Maraming salamat, Pastor Nair. Ano po, maaring katanungan nyo rin yun, bakit nangyayari ang mga masasamang pangyayari sa mabubuting tao? Ang sagot po dyan ay sapagkat merong kasalukuyang nagaganap na digmaan sa pagitan ng mabuti at masama. Mm-hmm. Dahil nabasa po natin sa Revelation kanina na at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang makipagbaka, ibig sabihin makipag-away po doon sa mga nalabi. Sa binhin ng babae. Mm-hmm. Na, sino yung mga yon? Yung mga nagsisitupad sa mga utos ng Diyos na may patutuo ni Jesus. May pananampalataya ni Jesus. Ayan po. Kaya ang dragon pinipilit, pinaliwanag kanina ni Pastor Nair, nabasa natin sa Biblia, na ang dragon ay sino? Ang matandang ahas, ang Diablo, Satanas. Napakalinaw po ng sinabi ng Biblia. Malalaman pa po natin ang iba pang mga kasagutan sa susunod na araw, sa susunod na mga pag-aaral. Bukas, subaybayan po ninyo. Bukas, tama po. Subaybayan ninyo. Bakit nangyayari ang masasamang bagay sa mabubuting tao? Yan po ay sasagutin natin sa susunod. Kay sarap pagmasdan ang pagsapit ng araw, ang liwanag niyang dulot pag-asang tanglaw, at nang simoy ng paligid may hangin kay tamis sa Diyos ang biyayang labis.
tayo po ay dumako sa maikling panalangin. Mapagpala naming Diyos, salamat po na paunti-unti ay dinadala niyo sa aming pangunawa kung bakit mayroong masasamang nangyayari sa mabubuting tao, lalong-lalo na po sa mga taong inilalagak ang sarili sa inyo upang sundin ang inyong kalooban. Panginoon, tulungan nga lamang po kami na maging mas matibay ang pananampalataya, lalong-lalo na po ang aming mga tagapakinig na nagdaranas ng mga kahirapan ngayon o mga problema o anumang suliranin o makaramdaman na kanila pong pinagdadaanan. Panginoon, kanila po sanang maunawaan na hindi ninyo kagagawan ang mga ito, kundi kagagawan ng inyong kaaway, ang Diablo, ang Satanas. Ngunit sa huli, Panginoon, alam po namin na mananaig ang inyong kapangyarihan at ipagkakalob nyo sa amin ang pagtatagumpay sa laban na ito. Salamat po na hindi ninyo pababayaan ang aming mga tagapakinig, ang aming mga sambahayan. Ilayo po sila sa mga kasaknaan. Sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Kung kayo po ay may mga katanungan o anuman po ang nais ninyong iparating sa amin, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0917-5643-777 for Globe subscribers at sa 0919-0001-777 for Smart subscribers. Ang atin po uling toll-free number ay 1-800-132-20196. Pwede po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook page. I-like ang facebook.com/awrluzonphilippines or pwede po kayo mag-email sa connect@adventist.ph. At bilang katuwaan, Melo, meron po tayong face mask na ibibigay sa mga magti-text, tatawag o magpapadala ng mensahe kasama ng aklat na amin pong ipinamimigay o aralin sa Biblia na amin pong ipinadadala. So may kasamang face mask, mag-text po kayo, tumawag sa mga numero na nabanggit o sa mga numero na inyong nakikita sa screen. Ito po ay libre naming ipagkakaloob sa inyo. Mauna pong mag-text o tumawag ay padadala namin ang aklat. So, first come, first serve basis. Yeah, okay. Magkita-kita po muli tayo at sa ating pansamantalang paghihiwa-hiwalay, baunin ninyo ang salita ng ating Panginoong Diyos sa Apokalipsis Kabanatang 22, talatang 20. Ang nagpapatutuo sa mga bagay na ito ay nagsasabi, oo, darating ako. At habang inaantay natin ang kanyang pagdating, panghawakan po natin ang kanyang salita sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli, na di makapagliligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na hindi makaririnig. Bukas po muli. Ito po ang Tinig ng Pag-asa.